Jose Lito, pangalan ko. Pwede ko tawagin Lito, taga Laguna. Andal-dal mo! Si Boss Sol, bossing namin dito. Ako naman si Bong. Choy! Mambo. Ako naman. Limang beses ko itong napanood. Tapos nung napanood ko siya, sabi ko, kung gagawin dito, parang gusto kong sumali dito. Sobrang bilib ko doon sa material dahil sobrang na-excite ako nung nabasa ko yung Philippine adaptation. Maganda yung script, maganda yung role, and syempre, nung nalaman ko na, my goodness, ito yung mga katrabaho kong artista. Okay, sold. Game na to. Should I watch the original movie or not? Yun ang una ko na pumasok sa akin. Originally, my decision was not to kasi I don't want to be influenced. But then, pinanood ko yung mga snippets of it because may certain timpla yung story that kailangan natin pag-aralan. Ang ginagawa ko kasing sistema, hindi ko inaalam yung buong story eh. Makikinig-kinig ako tapos nagpipick up ako. Kasi kung malalaman ko yung buong story kaagad, magiging bagahe sa isip ko. Bilang mapabilang doon sa helera ng mga artista na yon, na proud ako kasi parang lahat sila tinitingala ko bilang mga artista. These are like my heroes in front of me na parang, oh my gosh, ang sarap na nandito ako ngayon. Amazed na amazed din ako sa mga kasamahan ko kasi combination ito ng mga theater actors, TV actor, pag binlock ni Direk, kusang gumagalaw. It is always good to work with good actors kasi ang batuhan, acting, it's also about reacting. Everybody was giving 100%, so binabat to sa'yo. You give back 100%. Parang ako nag-acting thesis sa college. Pati game mo magsistep up. Sobrang nakatulong sa akin to bilang tao at bilang artista. Life-changing to sa aking career. Direk, sorry, parang patig sa pa. Nakatrabaho ko na lahat sa cast eh. Si Aga, sinasabi ko sa isip ko, paano ba ako hahabi sa kanya bilang aktor? Bigla na lang siyang pumasok sa tent namin. Tapos umupo lang siya, tapos nakapagkwentuhan lang siya. May biro niya, oh, Saliman, salito ka naman dyan. To work with Aga Mulak again for the longest time is very, very interesting and exciting. It's gonna be a little reunion. Sobrang close namin lahat. Makikararamdaman nyo kaagad yun eh. Chemistry namin. Ang nakaka-amaze dito pa. Take one lang. Kasi isang beses lang kami nag-4 takes. Kung kailan naglalakad lang kami. Sobrang sarap gawin ng mga eksena kahit gaano kahit. Kasi nasusuportahan ka ng lahat. Hindi ko na kailangan humugot oh. Grabe yung energy namin lahat para maluha lang. Oh! Ano mo naman mo yan? Nagpapasok kayo ng babae nito, no? Opo, sarap mo! Bakit kailangan unahin ang miracle sa number 7? Una-una pang pamilya to. Makaka-relate ka bilang anak,
makaka-relate ka bilang magulang. Kung wala ka ng hope about the human kindness, at least ma-remind ka na nag-i-exist pa rin yung mga genuine love. Pwede siyang makahawa kahit nasa gitna ka ng maraming masamang nangyayari sa paligid mo. Hindi lang drama, iyakan o tawanan katulad ng the usual mga films. Ito'y nagbibigay din ng aral. Para sa akin, it's the greatest gift sa manonood kasi tinatalakay ang hustisya. Hindi sumuko ang isang bata. It's a story about different kinds of love. Love for friendship, love father, family, lahat, kahit yung enemy. Christmas is about love. No? Ito, matutuwa sila, hindi nila alam malalaman kung matatawa sila o maiiyak o sabay pareho. Dahil punong-puno siya ng emosyon at ng pagmamahal. Sa buong buhay ko po, wala pa po akong nakikilalang tao na kasing inosente ng tatay ko. Miracle in Cell No. 7, showing December 25. Ngayon na po Metro Manila Film Festival. Inimitahan ko po kayo. Sa pelikula na punong-puno ng pagmamahal.